May bago tayong napansin guys dito sa mga new generation currency na 20 peso coins sa 2019, especially sa 2020 na down mint mark. Ayan siya, no. So kailangan po natin itong malaman dahil maaring yung variation na yun ay rare. Hey guys, what's up? Kalimay Online po, andito ulit tayo at meron po tayong bagong isi-share sa inyong impormasyon dito sa mga 20 peso coins na NGC, no? 2019 at especially dito sa year 2020 na down mint mark, kasi hindi lang yung variation nito sa edge yung inscription, no? Meron kasing pinatawag yan na small, medium, large and extra large. Ayan. At ang yung aking po napansin doon naman sa may year na 2020, sa may gitna, no. Iba nga hindi makita yung year nito, mga 20 peso na to, eh. Diba? So meron akong nakita na sa tingin ko po ay variation siya, guys. Kaya titingnan po natin ngayon dito, kasi sa kapag-alala sa may end.mista.com ay dalawang variation lamang ang meron doon, at yun po ay sa kanyang inscription, yung edge na tinatawag, no. Kaya bago tayo magtuloy-tuloy guys, napaalala ko lang, huwag kalilimutang mag-subscribe ha, mamaya, at iyon ang notification bell, sa ganun updated kayo at mag-join na kayo sa ating membership. Dito tayo ngayon muna sa end.mista.com, at mamaya sa last part natin makikita nyo yung aking sinasabi na aking napansin sa year, no. Ito 2019 and 2020 lamang, dalawang taon ang meron na vintage itong new generation coin natin na 20 pesos na barya. Ayan. Ayan lang ang full specification ng barya ito kung gusto nyo malaman. Pero yung ating itatopic ngayon yung kanyang sinasabi kong variation sa inyo na ating napansin, no. Check lang natin ngayon 2019 medium lettering edges 2 ay yung year 2019 na BSP. Very common lang siya, pero sa uncirculated condition guys, mataas ng value, halos 190 pesos na eh. Yan yung palitan niya dito ha, sa end.mista.com. At yung 2020 naman na BSP, big lettering edge. Kung hindi nyo po naiintindihan pa yan, yung mga bago, yung lettering na yan sinasabi, yung nasa edge yan, yung inscription na nakalagay IBSP sa gilid, no. May mga sizes po yan, may small, medium, large and extra large yan. Kaya kung kayo po yung magko-collect nyo, dapat makompleto nyo yan, small, medium, large and extra large. Tapos naman yung ating napansin ngayon ay doon naman sa kanyang year na 2020, guys. Ang napansin ko lang doon, especially doon sa 2020 na down mint mark, yung date na 2020 ay halos nakadikate doon sa may inner circle niya eh. Kaya chineko yung 2019 hindi naman po nakadikit sa may inner circle, yung 2019 na down mint mark at yung 2020 na upper mint mark, ganun din hindi siya nakadikit. So paano ba natin masasabi na maaaring may rare sa ganung variation, no? At paano nga natin malalaman, di ba, yung rare na 2020. Ito ipakikita po na natin sa inyo yung year 2019 para mas malinaw, para mas madaling i-explain sa inyo. Guys, kasi dire-diretso yung ating papaliwanag, no. Tingnan nyo agad yung date na 2019. Malayo eh. Hindi siya nakadikit sa may inner circle na tinatawag. Inner circle yung pabilog sa loob na yan. No, ayan siya. 2019, down mint mark siya. 2019 hindi nakadikit. Ayan. Tapos naman, mapunta naman tayo dito sa year 2020 na isa pang variation, o 2020 upper mint mark naman ito. Ito 2020 upper mint mark. Tingnan nyo rin yung guys yung date na 2020, halos pareho ng 2019
na hindi rin nakadikit sa may inner circle. Pareho ito eh, no? Dalawa itong example dito. Yan, nakikita nyo naman, no? Tandaan nila natin para mas maliwanag. At nasa taas yung mid-mark nito, ayun, no? 2020 upper mid-mark. Tapos tingnan natin yung 2020 na mababa ang mid-mark, lower mid-mark. Ito siya, mas marami akong hawak na 2020 lower mid-mark. Pakita ko muna sa inyo, zoom natin yan ng inyong makita. Kitang kita naman, di ba guys? Yung date 2020 na halos dikit na. Halos dikit na nga eh. Malayong malayo naman kung i-compare mo dun sa 2019 at 2020 na upper mid-mark. Di po ba? Ayan. So, iniisip ko lang agad na dito sa 2020, maaaring lahat yan. Ganon ang pagkakagawa niya, variation yan. Kasi inisa-isa ko na yan, lahat sila. Ayan o. Para lang mapatunayan natin na pare-pareho itong lahat na ito. 2020. Ganyan silang lahat eh. At yun na nga, pakicheck nyo ang inyong mga lahat na inyong mga 20 peso coins dyan. Tignan nyo guys ha. Yes. So, ibig sabihin, para makahanap tayo ng rare variation dito sa mga bariyang ito, ganito lang. Kasi nga itong 2020 ito, dikit eh, no? 2019, malayo. 2020 upper mid mark, malayo din yung date na 2020. At baka makakita kayo guys ng 2019 na ang date ay nakadikit. Ayun. Baka meron lang. So, hindi natin sinasarado yung pinto kasi tayo ay nagre-research eh, diba? Nangungulik tayo. Baka merong katulad nitong 2020 down mid-mark na yung kanyang date ay nakadikit. Kasi pag merong ganun, malalaman natin. Kasi itayin ko po yung inyong mga komento dito eh. At kapag meron, paki-listing sa ating page, no, Kalime Online Facebook page. At antayin natin yung iba pang mga giging comment din ng ating mga viewers. At para ma-survey natin, diba? Kapag meron dyan ng comment na ilan-ilan lang, kasi kailangan natin makita yan, doon natin mapapatunayan na kapag merong 2019 na dikit ang 2020, date na 2020, eh another variation na naman yan. Meron naman tayong bagong pag-aabalahan dyan at iha-hunting at idadagdag sa ating mga koleksyon. At syempre, pag merong ganyan, yung mga collectors, numismatis, na gusto agad magkaroon niyan ay maaari at laki ang posibilidad na bibili nila yan para lang agad magkaroon ng ganyang variation. At baka meron nga na umiikot sa sirkulasyon. So, tanong ulit guys. Ano nga hanapin natin? Hanapin natin yung dikit na date 2020, yung date na 2020 sa year 2019 down mid mark at 2020 na upper mid mark, di ba? Simple lang naman dahil nililinaw-linaw lang naman natin para hindi po tayo malilito. So dinadagdagan natin yung ating mga ibig sabihin, ituloy-tuloy lang ang paggawa natin ng pag-research tungkol sa mga bariya. So ayun na po, mag-comment kayo ha, huwag kalilimutang mag-subscribe at paki-on ang bell guys. God bless you all po. Out na tayo.